Ay, rin nga, ito ay may sasaktan na naman. Ang sasaktan ko ngayon ay bitbaka lungkot mao, umpisa palaang. Ay, papaano bang hindi malulungkot? Ay, namatayan na rin ang asaw. Ay, di rin na nga at inaayos ko nang ipapatatong sa akin ng kaibigan kao. Nung nadali ko na ang picture dun sa Procreate, ay ipreprint na natin din sa Perry Page. Ayaw! Sadya naman pag may mga garneng gamit, ay hindi na masasayang ang oras kao. Hindi sadya kagaya dati na pag i-stencil pa lang ay ubos na ang oras kao. Ay pumarinig ka na agad nang maikapit na agad natin na re-stencil nang nasisimula na natin. Hihilurin natin na rin braso para tanggal ang 99.9 ng libag at bakterya. Ayaw, sadya naman tinignan pa. Ay lalagyan rin natin ng palatandaan para alam ang mga patatamaan. Ay maraming salamat ho, Osus Tattoo Supplies din sa stencil gel na ray. Sadya naman pagkakabagsik kumapit, mahiyamoy talaba, patay na ay nakakapit pa. Pag ayan ay natuklap mo na, aba ay disimula mo nang iset up ang lamesa. Wisiki ulay ng alcohol, tapos latagan mo na para hindi naglalaira at naglalatitay. Abay maraming salamat ulay, Osus Tattoo Supplies din sa Atchops Clyde na ray. Ay bago natin umpisahan ay babalutan muna natin na ring makina. Arehong Bronc B12 ay available ho tayo sa Osus Tattoo Supplies. Sadya namang pagkakasarap gamitin. Gawa nga ha, pwede mong ipihit sa kung anong gusto mong stroke ang iyong gagamitin. Sadya naman kung merong stroke adjust system, pwede mong ipihit sa 2.9, 3.2, 3.5, 3.8, tsaka 4. Ay buhusin agad ng tinta nang nasisimula na. Aba! Ay shoutout ho kay Sir Bong Arcanize din sa Artec Inc. na ray. Ayan ho'y available din sa Osus Tattoo Supplies. Abay tangkiliki natin ang sariling atin, are only in the Philippines. Abay dali-dali ang paglalatag diyan. Gawa nga, inip na ang manunuhod. Abay 2 minuto na, hindi ka pa nakakapag-umpisa. Ay tang inagilew. Ipakita na agad ang bida na nagkakaigi na. Ayan, ay tang ina Miles. Ganap na naman ang hayop na ito. Abay, ano pang gagawin? Ay ipakita na agad ang setup ng lamesa. Ayaw, sadya namang busog na busog ang setup ng bida. Tapos ipakita na ang braso ng biktima. Ay tang ina Miles. At pinaguhitan na ho ng isang makatikatay. Ay unang guhit, aba ay deponite. Tapos sa padalawang guhit ay ngibit. Pag garne, ang inuuna ka ay di siyempre ang aking pamilya. Pero pag huwag ko'y nagtatataw, ang inuuna ka ay di aring parting ibaba. Para huwag stencil ay hindi ho nabubura. Ay maituloy ko huwag istorya. Arehong si Chasi B ay photographer ho dun sa kaibiyang tanail dun sa huling likaw. Tapos arehong kanyang ipinapatataw ay di arin na nga ang aso niyang chow chow na si Gaude. Kaya niya aray pinatatao ay gawa nga ang aso niya ay namaalam na. Doon ho ako nalungkot. Sadya namang kasakit din mawala ng alaga. Para ka din naman sadya nag-alaga ng bata. Gawa nga simula maliit ay kasama mo na hanggang sa lumaki na. Ang nakakalungkot ho din ay namatay ho aring si Gaude ay wala ho sa piling niya. Ay sadya naman nung ikinikwento ni Chasi ang istorya ng aso niya ay ako'y habag na habag. Gawa nga ha, kitang kita ka sabog ho ang uhog at luha niya. Sadya raw ba namang aring asong aray ay napakaswerte. Sadya raw naman aray katabi niya sa kama ay. Kung sa ano ho ay babing baby raw sadya sa kanya. Sadya namang ramdam na ramdam ko ang hinagpis at sakit ni Chasi bay sa pagkawala ng aso niya. Ay buti na hula ang meron ho ako din ng headhunter numbing spray na galing ho sa Eskun Tattoo Supply. Ay di kahit papaano ay di nababawasan ang hapdi at sakit na nararamdaman ni Chasi B. Sadya namang napaka-effective. I-apply mo lang rin sa kliyente pag napaguhitan na ho ng makatikatay. Tapos mag-aantay kailangan ng 2 minuto ay di talab na. Ari lang ang maipapayo ka sa mga nag-aalaga ho ng hayop. Huwag ho kayo mag-aalaga ng aso o kahit ano pa mang hayop kung hindi nyo kayang bigyan ng oras at pagmamahal. Gawa nga ha, ang pinakamasakit na parte ng pag-aalaga ng hayop ay pag namaalam na.
Ay gaya ko haw, kaya ako ko'y taot mag-alaga ng aso ay. Gawa nga haw, ayaw ko makaranas ng ganitong istorya. Yung mamamaalam hong sa akin ng aso kao, ay sadya naman hong masasaktan na kao. Gawa nga haw, parang tao din yan. Bigyan nyo ng oras hanggat nabubuhay pa. Pero sa tunay lang haw, tayo ho pala ay nagkakahaba na naman ng istorya. Hindi ko ho namamalayan, ari hong itinatatukaw ay tapos na pala. Ay siya, pakitahin mo ng resulta. Ayan, ay tang inagilew. Ay kayo na ang bahalang humusga kung ano sadya ang naging resulta. Sadya namang ginalingan ko din eh. Para nga haw, nababawasan naman ang lungkot ng aking kliyente. Para kahit si Cody na maalam na, ay buhay na buhay pa rin ang kanyang masasayang alaala. Ay maraming salamat sa iyo, Chasibe. Huwag ka nang malungkot. Ay di ba nga sabi ni John Lloyd, kaya nga tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. Gawa nga, baka may mas bagong darating na mas okay. Ay tang inagilew. Bago ko tapusin ang ating video, shoutout ho muna sa mga kaibigan natin na patuloy na nanonood sa pinaggagawa ko. Gaya ho ng palagi kong sinasabi, kaya ho napakasipag kong gumawa ng mga video ay kagagawan ho ninyo. I don't know sa mga may katanungan, pwede nyo ho i-message din sa aking Facebook account. Eh huwag nyo naman ho kakalimutang i-follow ang Instagram ko. Ay siya, pasalan nyo lang ako din sa aking tatuan, din sa Lian Batangas.